sa videong ito, tuturuan kita kung paano gawin ang thermotherapy. Sounds intimidating, right? But it only refers sa pag-apply ng init at cold sa ating muscles at joints para ma-decrease ang pain. Pwede mo itong gawin sa iyong bahay on your own. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video para malaman mo kung ano nga ba ang gagamitin. Hot or cold compress ba? Sa anong kondisyon mo ito dapat gamitin at kung gaano mo ito katagal gawin para ito ay maging epektibo. Magandang araw po, Dr. Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Welcome to my channel. Let's face it po. Karamihan sa inyo ay naghahanap ng natural na alternatibo para maibsan ang sakit sa iyong kasukasuan at sa iyong joints. Ang thermotherapy po or application ng hot and cold can help you do that. It is for free or it can be very inexpensive. Pero sometimes hindi mo talaga alam kung kailan nga ba gagamit ng hot compress or kailan nga ba gagamit ng cold compress, hindi po ba? Sa videong ito, i-explain ko lahat ng iyan. Pag-usapan muna natin ang thermotherapy or ang application ng warmth sa iyong katawan. Every time mag-apply ka ng warmth sa affected muscle at joint, what usually happens is there is increased diameter sa blood vessel mo or what we call as vasodilation. Ang paraan na ito ay maka-increase ng oxygen sa affected area na kailangan sa healing. Ang paggamit po ng heat therapy ay nakakatulong para ma-relax ang sore na muscles. Nakakatulong ito sa stiffness na dala ng kondisyon tulad ng osteoarthritis at nakakatulong ito sa chronic na pain conditions ng iba't ibang form ng muscle at joint problems. And by chronic, ang ibig sabihin po, nararanasan mo ang pabalik-balik na sakit, usually greater than 12 weeks. Mabisa ang heat therapy sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis, frozen shoulder or adhesive capsulitis, at mabisa din ito sa chronic or pabalik-balik na sakit sa likod at sakit sa iyong leeg, so long as walang pamamaga. Paano nga ba malalaman if may pamamaga? May pamamaga po if there is warm, so mas mainit ang affected area as compared to the surrounding structures, may pamumula at may edema. Para sa ating heat therapy, pwede kang kumuha ng maliit na tuwalya at pwede mo itong isubmerge sa lukewarm water. Pwede ka ding bumili ng rubber na mga hot compress or pwede din ang mga microwavable heating pads. Ang kagandahan nito, sometimes meron itong aromatherapy seeds which can also promote relaxation. And meron din tayong mga electric na mga heating pads. Before mo itong gamitin, kailangan mo muna itong ibalot sa isang towel para maiwasan natin ang pagkapaso. And keep it there for 20 minutes. Gawin mo ito 2 times a day. Kailangan mo ding ipalpate ang area para ma-check mo kung hindi ba ito masyadong mainit for you para maiwasan natin ang pagkapaso. Ito po ay napakahalaga, especially sa mga tao na diagnose ng diabetes. Kasi ang diabetes ay makakadamage sa ating sensory nerves. At kalaunan, they usually have difficulty in distinguishing changes sa temperature, kaya naman mabilis silang mapaso. Huwag mo ding gamitin ang hot compress or ang heat therapy over an open wound. Isang bagay lang ang dapat mong tandaan sa heat therapy or paggamit ng hot compress. Bawal gamitin ang hot compress every time may pamamaga. Before we proceed sa cryotherapy or application of cold to decrease pain in the muscles and in the joints, allow me to share with you what I had been using to support my children's growing years. Ang partner ko to reach my children's full potential is Hi Kids with Chlorella Growth Factor.
Ang chlorella growth factor po ay napakahalaga kasi it would stimulate bone growth. Nakakatulong din ito mag-boost ng kanilang immune system at nakita din sa pag-aaral na ang chlorella growth factor ay mahalaga para ma-improve ang IQ ng isang bata. I am using Hi Kids by Be Well because despite the fact that it has chlorella growth factor, ito din po ay enriched with lysine, taurine, and zinc. Plus, meron din itong vitamin A, vitamin B complex, at of course, vitamin D3 rolled into one para sa complete bone growth and development ng ating mga anak. I use Hi Kids so that my kids and my children are stronger, taller, and smarter. Kung gusto mong subukan ang Hi Kids, available ito sa lahat ng branches at outlets ng Mercury at Watsons dito sa Pilipinas. Pwede mo din itong bilhin online sa Lazada and Shopee. I will put it on the description link below para mas madali para sa'yo at it will lead you directly sa kanilang online store. Ngayon, pag-usapan naman natin ang cryotherapy or ang application ng cold sa iyong muscles at sa iyong joint. Every time you put on something cold, what happens is there is vasoconstriction sa iyong mga ugat. Kailangan at mahalaga ito every time there is pamamaga or may swelling. Ang paggamit po ng cryotherapy ay recommended 48 hours after an injury. Halimbawa, ikaw ay nauntog, ikaw ay nahulog, or ikaw ay naslide, gumamit ka po ng cryotherapy or gumamit ka ng ice. Mabisa din ang cryotherapy or application of cold sa mga pasa. Mabisa din ito sa kondisyon tulad na lamang ng gouty arthritis, sa sprains at strains, at pwede mo ding gamitin ang cryotherapy after an exercise para maiwasan natin ang tinatawag natin na delayed onset muscle soreness. Para magawa ang cryotherapy or application of cold, pwede kang gumamit ng ice cubes, ilagay mo lang ito sa bag, or pwede kang bumili ng cold compress na available sa lahat ng butika at ito ay napakamura lang. Mas gusto ko ang cold compress na tulad nito kasi ito po ay hindi messy at pwede mo din itong ibalik agad sa freezer matapos mong gawin at ready na naman ito anytime na kailangan. Ang isang precaution lang sa paggamit ng cryotherapy ay ang mga tao na may allergy sa cold. Ang iba mong option, besides sa paggamit ng thermotherapy to reduce pain in your muscles and in joints, is to use topical pain gels with natural ingredients tulad na lamang halimbawa ng Arnica Montana extract, which had been proven in clinical studies to have the same effect as that of ibuprofen in reducing muscle and joint pain. If may katanungan ka tungkol sa paggamit ng thermotherapy to decrease joint pain, please comment down below at ako po ay talagang sasagot sa iyo. If you find this video helpful, I would really appreciate it if you can take 1 second of your time to please click the like button below as your way of supporting this channel. Please share this video to your friends and family members. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you.